Mga ka-explorers, handog ko ulit sa inyo ang kwento ng isang babaeng muntik nang matali sa maling tao. Mabuti na lang at nagabayan pa ito at nalaman niya sa tamang oras ang katotohanan. Masaya ang naging buhay magnobyo at magnobya nitong si Alan at Megan at ginawa na nga nilang dalawa na magsama sa iisang bubong. Nang malapit ng ikasal ang mga ito at pinili nilang pansamantalang tumira sa isang hotel. Masaya na sana ang lahat, ngunit nasira lang nang sumali na sa kanilang relasyon ang ina nitong si Alan dahil sa ayaw na ayaw nito na maikasal ang kanilang uniko iho sa isang di kilalang uri ng babae. Huli na kasi nang malaman ng ina nitong si Alan ang plano nilang pagpapakasal. Dahil sa hindi naman nagsasabi itong si Alan sa kanyang mga magulang ng mga plano nito. Dahil na rin sa palagi ang mga itong tutol sa kanyang mga plano. Dahil doon, kung kaya't gumawa ng paraan ang ina nitong si Alan na si Imelda. Gumawa siya ng paraan para mahadlangan ang planong pagpapakasal ng anak nito. At ang una niyang ginawang lapitan ay itong si Megan. Magkano ba ang gusto mo, Megan? Para layuan mo lang ang nag-iisa kong anak. Magsabi ka lang at ibibigay ko sa iyo ang gusto mo, sambit nitong si Imelda. Natahimik lang sa sandaling yon itong si Megan at bahagyang napaisip sa kung anong pipiliin ito. Ngunit mas nagwagi ang pagmamahal niya dito kay Alan. Kung kaya't mas pinili nitong si Megan na piliin pa rin sa huli itong si Alan. Dahil sa mahal na mahal niya ito at hindi sa kanya mahalaga ang pera. Ganyan pala kayong klaseng tao, Madam Imelda? Kung inaakala nyo na ang lahat ng tao ay masisilaw sa pera nyo, pues ibahin mo po ako, Madam. Dahil hinding-hindi ko ipagpapalit ang anak nyo dyan sa pera nyo. Suluhin nyo yung pera nyo, Madam, dahil ipinapangako ko sa harapan nyo na hindi kami aasa sa inyo. Mamumuhay kaming dalawa ni Alan na walang hinihinging tulong sa inyo. Kung kaya't, pakidala na lang po yung pera nyo, Madam, sa pag-alis nyo. Dahil baka matapon ko pa yan pag nagpakalat-kalat pa dito. Seryosong sambit naman ni Megan. Nanlisik ang mata nitong si Imelda sa kanyang narinig galing kay Megan. At hindi niya matanggap ang naging desisyon nitong si Megan. Kung kaya't bago ito lumisan sa tahanan ni Megan, ay nagbitaw muna ito ng mga pagbabantang mga kataga. Pagsisisihan mo tong desisyon mo, Megan. Balang araw, masasabi mo rin sa sarili mong sana tinanggap mo na lang itong pera. Paalala ko lang sa'yo, Megan, magpakatatag ka dahil hindi magiging masaya ang pagsasama nyo ni Alan. At isa pa, hindi mo palubusang kilala yung anak ko. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyong iiyak ka lang sa piling ni Alan, Megan. Itanim mo yan sa kukuti mo. Galit at seryosong saad naman ni Madam Imelda. Dahil sa ayaw na ni Megan na gumulo pa ang isipan ni Alan at dahil sa nalalapit na ang kanilang kasal, kung kaya't minabuti na lang nito na ilihim ang pangyayaring yon sa kanya. Dahil tiyak na aawayin nito ang kanyang ina sa ginawa nitong pagtangkang pagbayad kay Megan. Nangyari ngang naging lihim na lang ang pangyayaring yon at wala ni isang nakakaalam ng sekreto na iyon. Hindi lang iyon ang unang beses na nagbanta kay Megan ang ina nitong si Alan dahil nang nagkita muli ang dalawa sa parking lot ng hotel kung saan tumira itong si Alan at Megan, ay muli niyang pinagbantaan itong si Megan sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya. Hanggang ngayon ba ay wala ka pa rin kaalam-alam sa ginagawa ng anak ko? Kawawa ka naman, Megan. Teaser pa lang yan. Tandaan mo, mas kilala ko ang anak ko kaysa sa'yo. Kung ako sa'yo ay magmasid-masid ka na habang maaga pa. Nakatawang saad ni Imelda. Sa sinabi ng ina ng kanyang groom, ay natigilan itong si Megan at napaisip ng malalim. Paano kaya kung totoo ang sinasabi sa akin ng mama ni Alan? Anong gagawin ko kung malaman ko ngang meron nga talagang iba ang magiging asawa ko?
Ay, ang hirap naman ng sitwasyon na to. Pabulong na sambit pa ni Megan. Ngunit sa huli, ay ginawa lang baliwalain ni Megan ang sinabi sa kanya ni Imelda. Huwag kang magpaniwala sa babaeng yun, Megan. Ginugulo niya lang ang isipan mo. Gusto niya lang mawala ka sa landas niya, kaya sa gumagawa ng kwento. Bulong pa ni Megan sa kanyang sarili. Dalawang araw ang lumipas. Bigla na lang nagmamadaling dumating sa kwarto ni Megan ang kaibigan nitong si Cora. Dala-dala ang isang balita patungkol sa fiance nito. Dahil sa nasilayan niya nitong gabi lang na merong kasamang ibang babae itong si Alan. Ikaw naman, Cora, oh. Normal lang yun na may makainuman siyang babae dahil sa trabaho niya. Nakita mo bang sila lang dalawa? Saad naman ni Megan. Yun lang. Mabilisan kasi ang pangyayari. At nagmamadali na rin ako sa oras na yon. Di ko na naisipang makiosyoso pa. Pero besha, kilala mo na ba ng tuluyan talaga yang si Alan? Nag-aabalang tanong naman ni Cora. Oo naman, kilalang kilala ko yan. At di naman siguro yon gagawin ni Alan sa akin. Change topic na nga lang tayo. Total lang dito ka rin naman na eh. Samahan mo na lang akong mag-shot. Huling sambit ni Megan. Nangyari ngang sa oras na yon ay nag-inuman na lang yung dalawa at nagkwentuhan ng kung ano-anong mga bagay-bagay. Sa mga dumarating na balita dito kay Megan ay natipon sa kanyang isipan ang mga tanong. Dumagdag pang sa tuwing matutulog na sa gabi itong si Alan at Megan ay ginagawa pa nitong si Alan na lumabas ng kwarto. Pumapayag naman itong si Megan dahil sa ang paalam naman sa kanya ni Alan ay magyoyose lang ito sa baba at iinom ng isang bote ng beer para siya ay makatulog. Sa una ay okay lang iyon kay Megan at ayaw din naman kasi nitong pagdudahan ang kanyang fiance. Hanggang sa pumasok sa kanyang isipan, nasubukan na sundan ito si Alan ng palihim sa pagbaba nito. Nangyari ngang ginawang ang sundan ni Megan itong si Alan ng palihim. Nang sa di niya inaasahan ang kanyang masilayan, nang makita mismo ng kanyang dalawang mata ang ginawa nitong si Alan at ng babaeng kanya palang katagpuan. Sa tuwing bumababa itong si Alan para daw mag-yusi. Kitang-kita ng dalawang mata ni Megan ang paghahalikan ni Alan at ng babaeng yon. Kung kaya't napasanda na lang sa pader itong si Megan at napaiyak ng matindi. Sobrang sakit iyon para kay Megan dahil sa araw na ng kanilang kasal, kinaumagahan. Nangyari ngang, ginawang magpanggap ni Megan na wala itong nakita at wala itong narinig. At hindi nito ginawang mag-iskandalo sa sandaling yon. Bagkos, ay naghanap ito ng ibang paraan kung paano niya magagantihan itong si Alan. Sa ginawa nitong panluloko sa kanya. Kinaumagahan nga sa araw ng kasal, masaya ang lahat na nagtipon-tipon at excited itong si Alan na nagantay sa kanyang bride doon sa altar. Naghiyawan pa nga ang mga tao nang dumating na itong si Megan. Nabighani ang lahat sa ganda ng suot nito. Ngunit sa oras na ng seremonya ng kasal, sa puntong tatanungin na ng pare itong si Megan kung tatanggapin ba niya itong si Alan na kanyang maging kabiyak, ay nagulantang ang lahat sa kanyang sinagot. Nang ginawa niyang sagutin yung pare na hindi nito tinatanggap na maging asawa si Alan, natigilan ang lahat sa sandaling yon, lalo na itong si Alan, at nagtaka sa aksyon ng bride nito. Kasunod noon ang paglisa ni Megan sa venue ng kasal. Nangyari ngang, nagpakalayo-layo itong si Megan sa lugar na hindi na siya guguluhin pa ni Alan. At sa ginawa nga nitong desisyon, ay nagkaroon ito ng kalayaan at naging matiwasay ang pamumuhay nitong si Megan. Mga ka-explorers, minsan lang tayong gagawa ng isang malaking importanteng desisyon sa buhay. Kung kaya't huwag natin itong sasayangin sa pamamagitan ng hindi maingat na pagpili.